this is Cedric Castillo and welcome to another video! Yay! Mag-react kayo muna. Mga plastic muna. Anyway. Welcome back to me and welcome back to you. So may mga kasama ako ngayon at meron kaming kakainin. At nagkakampi na siya. So, bago tayo magsimula, magpapakilala muna sila. My name is Emil Noble and I am a full-time employee and of course, a proud online seller. Yay! Hi everyone, this is Joel Cubo. So, as same as Emil, so I'm a full-time employee for more than 10 years now and a part-time business owner as well. Sila yung mga kasama ko sa business na USANA Health Sciences. So, nandito kami ngayon para tikman yung gumalaw-galaw kayo. Yes! Yan. Ito, yes, excited for this. Ito ay yan cheesecake. Ito ay gawa ng kaibigan namin na si Brian Cinco. So, if gusto nyo umorder, ay ilalagay ko yung Facebook at saka kung paano siya kontakin sa description box. Ayun! So ano unahin natin? Ayun nga, yung mata ko, hindi ko na maiwasan dito sa cheesecake. Kasi nga, sobrang paborito ko to. So, guys, wait lang. Itignan natin, syempre, maging, ano nga tawag din? Legit food vlogger. So, ayun po. Kasi kung tingin naman, packaging pa lang pack na. Meron tayong banana nut. So, ito guys, tingnan nila, ayun siya. Tapos, Choco butter nut, may ube munchkins, tapos... And this one is a carrot cake with cream cheese. Glaze munchkins. Tapos meron ding banana nut nga. Mm. So, unahin natin itong munchkins. So, syempre, tigis na tayo, di ba? Depende. So, ito na. Ako muna ako nakakagat. Kailangan ba ng tunog? Ayun, ang sarap. Sarap siya lalo na sa kape. May moist, tapos mabigat yung tinapay niya. Kayo ay mga business online seller din. Ilang taon na sa online selling? Online selling, so ilang years na ba? 2015, so about 5 years, 6 years na. So ako naman, I also started doing the business since 2012. So ilang years na din yun, do the math. Tapos, nag-start talaga ako mag-aral to learn about online business siguro mga 2 years pa lang. Masarap tong carrot cake. Nasa mo yung cream cheese. So yun, anyway, mga successful na employee na kayo eh. Pero bakit kayo pumasok sa online selling? Actually kasi, yun nga, sabi nga na, di ba, more than ilang years na rin kami nag-work. Pero darating kasi sa point na marirealize mo na parang cycle lang din talaga ang nangyayari. So we don't have anything against employment kasi nga, it's our bread and butter. So nakakapag-provide siya ng pagkain natin in 3 times a day, tapos nakapag-travel na every now and then. Pero, gano'n lang talaga siya, cycle lang. So, fixed. There will come a time, or kaya, unexpected events like this pandemic, di ba? So, wherein hindi natin ini-expect. Kailangan talaga natin magdagdag. It's not a replacement, but just an add-on for me. Para at least, kahit papano, secure tayo na mabawasan or mawalan man ng isa, at least meron tayong backup. So, ako naman, since yun nga, tsaka start, medyo ano pa lang ako, kumbaga, baby pa ako sa employment. Kasi 5 years pa lang. Hindi pa ako masyadong established. So, literally, hindi pa ganun kalaki yung sahod ko. I have my mortgage house. Pinabayaran ko to, ako lang mag-isa. So, I need to have an additional income. Kaya sabi nga nila, if you want to have a very good life, so you need to have a lot of sources or baskets kung saan mo kinukuha yung income mo. So, naisip ko lang na since yun nga may trabaho naman ako, hindi ako makapag-fully open ng isang store, so why not having
a online business. So yun. Yun din. At saka agree din ako sa kanya, it's for the long run. It's for the long term. And of course, security when it comes to earnings. Anong isasunod natin? Munchkins? Ayan, meron ditong choco butter nut at saka yung ube. Pero masarap talaga itong carrot cake. Oo nga, masarap yung carrot cake. So, habang pinag-prepare ko to, ano bang mga products nyo sa online selling? Products namin really focus on the sales. So, like, sell essentials, isa sa product namin. So, sales talaga yung pinag-focus namin. Since 2012, I've been to different companies. Pero it's really focused dun talaga sa health and wellness. Why? Kasi nga, di ba, people are now being open ang talagang kahalagahan ng health. Di ba nga, they say na our greatest wealth is our health talaga. So, true, indeed naman, di ba? Especially ngayon na pandemic, di ba? Parang kailangan talaga natin alagaan or isupport yung ating katawan. The product itself is really good. So, the manufacturing facility, we have our own manufacturing facility in Salt Lake City, Utah. And ang maganda dun kasi is that centralized yung production. So, hindi mo talaga nako-compromise yung quality. Thank you, Sir Joel. Titikman na natin to. Pipiliin ko tong kasi na-try ko na yung ito. Yung so, munchkins? Oo, sa ubi ako. Ubi match. Ako ba? Choco butter na. Kasi hindi ko carrot na-try. Cake talaga. Carrot cake talaga siya. Masarap yung carrot cake, guys. Pa. Hindi siya matamis, pero ang sarap niya parang floppy-floppy na yeah. Nagtitinda din ako ng kaping barako online kasi galing naman akong Batangas. Tsaka nagre-resell din ako ng mga products sa mga kaibigan ko kasi marami akong kilala na nag-online selling na ngayon. Nagbe-bake o kaya naman ay nagre-resell din sila. Di ba may mga kakilala? Yes, of course. Ano bang advantage ng anong advantage, Sir Joel, ng online selling ngayon kumpara doon sa traditional business na sinasabi? Actually kasi, traditional business kasi, di ba, if you start a traditional business, you really have to start on a physical store. Physical store, ibig sabihin, magpupundar ka na tindahan, papaayos mo yung bintana mo, papalagyan mo ng mga rehas-rehas, di ba, ganyan. It also need cost. So with the online business kasi, alam niya naman ngayon, people are now in the internet talaga. Mm-hmm. Almost everyone has Facebook, maraming mga social media sites. Yun ang magiging advantage mo with online selling. Tap mo ang global market so you can expand. So wala ka namang kailangang i-maintain na physical store. So you just have to create an online store, do marketing sa mga social medias, 'di ba? Tapos pwede mo siyang i-link dun sa online store mo. And that's how you do it, 'di ba? Hindi mo na rin po problemahin minsan yung depende sa company, shipping, especially kapag nasa ibang bansa, you need to provide them with a link or a user ID on your site. Tapos sila na bahala magpo-purchase. So tapos company na bahalang mag-distribute sa kanila. And then, even though wala ka dun sa bansa na yun, you have the potential income even though you're in the Philippines. Additional ko lang, is, ang sabi nga niya, mas malawak yung scope ng market mo. So, it's up to you. And of course, it will also requires cost. Pero mas mababa siya compared dun sa traditional. So, depende sa'yo kung ano yung range ng age na gusto mong market. Kung gusto 18 years old to 24 ba or 50 ba or whatsoever. Kung ano yung gusto mo. Then, kung saang lugar, kung gusto mo sa Pilipinas ka mag-market, then you have the power. Then, kung gusto mo sa ibang bansa, like Australia or whatsoever, Canada. So, yun yung advantage na hindi mo na kailangan makipag-meet ng client mo sa Australia or sa Canada para lang makabenta. Or, sa traditional business kasi, kung mapapansin nyo, ang daming pagdadaanan. So, yung 5 pesos cost ng isang product, dadaan siya, example, sa advertising, sa warehousing, and all and so on. So, pagdating sa consumer, siguro mga nasa 50 pesos na yan. So, sa online selling, so, it's just like a direct selling. So, yung trabaho namin mga online seller, we are the marketer, we are the one who promotes the product. So, then, yung si company, siya na yung bahala sa logistics, sa warehousing, ganun. So, kumbaga, yung cost, hindi ma-carry out papunta kay consumer. Yung quality ng product, hindi siya maapektuhan. Then, sa online selling days, it's up to you kung anong oras ka mag-ano. Kasi nga, parang hawak mo siya eh. Oo, hawak mo siya. Anong oras ka mag-promote, anong oras ka mag-online sell, kahit mag-live selling ka, pwede rin. So, yun, hindi mo yung magagawa sa traditional market. Kasi nga sa traditional market, for example, may store ka sa mall, you need to open at
8 a.m. Kasi nga 10 a.m. magbubukas na ang mall, so dapat prepared na lahat. Mm. Then of course cost, malaki yung cost. Ayun okay, maraming salamat. Tsaka ito, mabigat tong ano, mabigat tong choco butter na. Ang sarap sa murang halaga, no? ang sarap sa murang halaga. Ang sarap ng ube, guys. First time ko nakatikim ng munchkin sa na ube. Na ube yung flavor. So ang sarap niya, kakaiba. Ito tatry ko yung choco butter na. Sarap kumain. Yung texture, ganun, joke lang. Yung ano, yung may pagkaalat na matamis na basta masarap, naglaro yung flavor sa mouth mo. Yung laki din niya. Hindi siya maliit kumpara dun sa mga nabibigyan nating munchkins. Ang sarap, promise. At saka hindi siya puro hangin. Siksik. So yun, dahil nga sa panahon ito, marami na nga nag-online selling yung mga kakilala natin, ganyan. Kasi hindi talaga may iwasan na yung iba mawala ng trabaho o kaya mag-skeleton yung kasi may aso kami dito na nasa labas, nakaka-distract sila. Pasensya na kayo. Nagmamakaawa kasi nakakaamoy sila ng pagkain dito. Anyway, so yun nga, ano yung mga, based on your experience, ano ba yung mga requirements na kailangan para makapagsimula at saka yung tips na din? You really have to decide. So, unang-una talaga yung decision mo. Kasi, in putting up a business, hindi naman agad-agad dyan is meron ka ng ROI or tinatawag na return on investment. Diba? You really have to understand na it's a business, kaya it will incur cost, pero eventually, kapag na-establish mo na yung brand mo, especially online, yung return of investment mo naman is tuloy-tuloy na. Diba? I put up an online store and then I do the marketing. So, doon ako nag-advertise, doon ako pinopromote ko yung brand, pinopromote ko yung store. And then, kapag may mga links na doon, customers will be directed to my online store. And then, once they place an order, that's the time I will fulfill for, yun nga, for shipment na, for delivery. Pero, yun nga din, since this is an online world, you also need to establish din kahit papaano yung relationship with your customers. Decision is a crucial aspect in doing sales and marketing, especially online marketing. Well, maraming salamat, Sir Jogan. Okay. Ang pormatch. O ikaw naman, ano mga ibibigay mong tips sa kanila? You need also the perseverance. Yung kailangan persistent ka kung ano yung ginagawa mo. Hindi kasi pwede yung ningas ugon. Kasi nga, for example, yung online business mo, hindi kumita ng 1 week, 1 month, 2 months, tapos pinigil mo na. Kasi nga, kumbaga, napanghinaan ka ng loob. So, kumbaga, stop na, wala ka ng chance. Kasi sa online, lalo sa online selling ha, hindi mo naman lahat mapilit eh. Hindi mo lahat mapilit mapabilis sa products mo. So, ayun, kung wala kang perseverance, of course, mawala yung business mo. Sayang. And then, also, isa din, is yung passion. Passion mo. Kailangan yung passion mo align dun sa ginagawa mo. Kasi meron kasing iba kasi na sobrang passionate nila na to have a business, to have an online business. Pero, hindi nila nagawa or hindi nila incorporate yung passion nila dun sa ginagawa nilang business. Know your passion, yung purpose. Kasi, for example, like me, yun nga sabi niya, health is wealth. The same yung sa akin, para sa akin, naniniwala ako sa ganun. So, in-incorporate ko siya sa ano ko, sa sarili ko. Kasi nga, yun yung pinaniniwalaan ko eh. Yun yung prinsipyo ko, yun yung stand ko, na health is wealth. So, pumunta ako sa company na nagbibigay ng wealth at saka health, na pinapahalagahan yung health while earning your wealth or while accumulating your wealth. So, parang ganun. So, perseverance and of course, alignment of your passion sa ginagawa mong business. Yun, maraming salamat. Sir Emil, Sir Joel. So ngayon, titikman naman natin. Puro ako tikim, no? Puro wala na akong banggit. Yun yung contribution niya. Bananat muna. Bananat. Oo, bananat at ang pangalan. Ang sarap, ang bango. Hindi, honestly guys, kasi hindi ko naman, baka kakilala ko lang din kay Yan. So, hindi to bias yung review ko. Pero ang sarap, kasi ang hilig ko din sa mga sweets. So, kahit nga, nagastos ako ng magkanong shipping fee. Basta lang ako ma-oo. Basta makaka-order ako, sige push. So, hindi to bias, sobrang sarap.
On a practical side naman, syempre, sa mga tips naman na yung selling, pipili talaga kayo ng mga product na kailangan ng mga tao. Kailangan mo lang din, kung gusto mong magbag online selling or whatever business na pinapakasubi mo, kailangan kasi siya, hindi yung sa trend lang. Kasi ang dami kasi gumagawa ngayon na, pagkit boom yung ganito, hala, nagsisusulputan sila ganun boom na ganito, trend. Kumbaga, yun yung trending sa market. Then later on, nawala silang lahat. So, kailangan pumili ka ng isang product, ng company, na relative siya all the time, hindi siya seasonal. And that's Yusana. Pwedeng yun nga, Yusana, kasi lahat naman ayaw magkasakit. Then pwede rin naman pagkain, kasi talagang ito, bukod sa priority, maraming tao ang pleasure ngayon ng pagkain, no? So, ayun na iniintay natin. So, cheesecake. Sabi na may layer. Kita ba yun? The color light, lavender, violet. Oh. Lavender, then purple. Tapos hanggang sa dumating siya sa, ano nga itong tawag dito? Blueberry. Oh, maganda siyang pangregalo, halimbawa. Ang sarap. Ako kumuha ko kumain. Sobrang sulit guys sa price. Masarap siya. Ilalagay ko yung link sa baba ng mga kung saan nyo pwedeng kontakin. Tapos yun, or ako, pwede nyo akong kontakin para sa mga products ni Brian. Perfect. Ang gusto ko lang sa mga ano ni Brian, hindi siya ganun katamis. Kasi ako, nag-iingat talaga ako sa matatamis. Kasi maliban sa family namin background is may problema sa sugar. Yung ipin ko din. So, hindi siya ganun katamis. So, ayun, maraming salamat. I hope na meron kayong natutunan sa mukbang namin. Kindly like my page. So, Yusana Wellness Consultants. So, my picture is JMC Wellness Corner. So, nandun yun lang mga information about Yusana products, all about health, and yung mga meron din mga tips doon that you can find related to maintaining a healthy lifestyle. And also, my online store, www.jmc-wellness.com. So, that's where you will place your orders, Yusana orders. And, kindly visit it kasi maraming mga freebies akong nilagay, especially kapag nag-order kayo online. Gusto ko na rin to i-take ang opportunity to promote my channel sa YouTube. Yay! Vlogger na rin! Maging vlogger na din ako. Oh, yung channel ko is Emil Noble. So, it's for my name ko lang yung ginamit ko. Then, ayun, yung content ko, inspirational, then katuwaan, then of course, basta may matutunan kayo. So, watch out then, search nyo Emil Noble. And subscribe. Thank you so much. Nice. Maraming salamat sa aking mga guests. Don't forget to subscribe, click the notification bell, and like kayo ha, and mag-comment kayo sa anumang gusto nyong sabihin sa amin. So that's it. See you on my next video. This is Cedric Castillo. Smile always, stay healthy, and God bless.